Akin nang naibahagi ang mga di dapat gawin sa iyong kama, front door, bintana at dining room upang papasukin at panatilihin ang positibong enerhiya sa iyong tahanan at itakwil ang negatibong enerhiya. Ngayon naman ay ating pagtuunan ng pansin ang ating kusina. Ang kusina ay itinuturing na isa sa pinakamahalagang silid para sa kalusugan, kaligayahan at kayamanan. Isa rin ito sa nagpapadali ng magandang enerhiya sa isang tahanan. Paano ito gawin? Bago ako mag-umpisa ay huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like kung nagustuhan ang topic na ito, at mag-comment para sa mga katanungan at suggestion. Ang kusina ay ang puso ng tahanan. Ang mga kusina ay kumakatawan sa kasaganaan, pagpapakain at kalusugan. Ito ang iyong lugar sa pagluluto kung saan inaalagaan at pinapanatili mo ang iyong buhay sa pamamagitan ng paghahanda ng mga pagkain araw-araw. Dapat ay panatilihin itong nasa ayos upang lumikha ng maayos na espasyo na sumusuporta sa iyong kalusugan at kagalingan at gawing puno ng positibong enerhiya upang balansihin ang mga enerhiya at magdala ng kalusugan at magandang kapalaran sa iyong tahanan. Ating alamin ang mga hindi dapat na pwesto o lokasyon ng isang kusina. Ang kusina ay hindi dapat nasa gitna ng bahay. Ang kusina ay puno ng apoy. Kung ang kusina ay nasa gitna, ito ay sumisimbolo ng pag-atake ng apoy sa puso, na ang gitna ng bahay ay ang puso dahil sa gitnang lokasyon nito. Ito ay may kakayahang ibagsak ang swerte ng lahat ng nakatira sa bahay na nagiging sanhi ng kawalang tatag at mga issue sa kalusugan. Meron ding iba pang praktikal na pagsasaalang-alang. Kung ang kusina ay nasa gitna, ang usok ng grasa na nagdudulot ng kanser at mga usok ng pagluluto ay madaling mapunta sa buong bahay mo. Kung walang ibang option kundi ilagay ang kusina sa gitna ng bahay, subukang pasiglahin ang isa pang lugar gaya ng iyong sala o silid kainan o dining room na may maliliwanag na ilaw o musika. Sa ganitong paraan, maaari mong ilipat ang puso ng iyong tahanan. Hindi angkop ang kusina sa harap ng bahay. Ang kusina ay hindi dapat malapit sa pintuan sa harap. Iyon ay dahil ang pintuan sa harap ay nasa harap na dulo ng bahay. Ang kusina ay inihahalin tunad na pinagmumulan ng kayamanan dahil sa tungkulin nito. Paggawa ng pagkain. Kung ang kusina ay nasa harap ng bahay, may potensyal na ang kayamanan ay tumagas. Ang kusina ay dapat ilagay sa likod upang hindi mo ilantad ang iyong kayamanan sa publiko. Dahil ang halaga ng yaman at kasaganaan na meron ng isang pamilya ay isang pribadong bagay. Hindi angkop ang kusina sa labas ng bahay. Tulad ng nabanggit kanina, ang pag-andar ng kusina bilang produksyon ng kasaganaan. Ang pagkakaroon ng iyong pangunahing kusina sa labas ng bahay ay magiging mahirap para sa enerhiya ng kasaganaan na matipon. Hindi lang yaman ang maaapektuhan. Ang setup na ito ay maaaring maging sanhi ng mga miyembro ng pamilya na manirahan sa iba't ibang mga rehiyon na nagpapahirap sa isang family reunion. Gayunpaman, hindi ito magiging problema kung meron kang panglabas na kusina na halos hindi ginagamit. Hindi dapat nakaharap ang kusina sa front door. Sa technical na paraan, nalalapat ito kung nakaharap ang kusinang stove sa front door. Ang pinto ng kusina ay hindi dapat nakaharap sa pintuan. Ang pintuan sa harap at ang pinto ng kusina o ang kalan ay hindi dapat bumuo ng isang tuwid na linya. Kung papasok ka sa harap ng pinto at makikita mo ang kalan o kusina sa gilid,
hindi ito malaking bagay. Kung ang pinto ng kusina o kalan ay gagawa ng isang tuwid na linya, kasama ang pintuan sa harapan, ang enerhiya na papasok sa bahay ay masisira ng apoy ng kusina. Dagdag pa, posibleng makaranas ng mga problema sa kalusugan at pananalapi. Ang isang madaling lunas ay ang paglalagay ng mabibigat na muebles o furniture o isang divider sa pagitan ng pintuan at kusina. Hindi dapat nakaharap sa kusina ang banyo. Ito ay maaaring intuitive para sa ilang mga tao. Ang kusina ay kung saan naghahanda ng pagkain. Ang banyo ay kung saan itinatapon ang dumi ng katawan. Ang pagkakaroon ng dalawang magkaharap ay maaaring makagambala sa gana. Ang banyo ay puno ng elemento ng tubig. Ang pagharap ng dalawa sa isa't isa ay nagdudulot ng salungatan sa pagitan ng tubig at ng elemento ng apoy na posibleng magdulot ng maraming uri ng pagkagambala sa buhay. Ang madaling lunas sa sitwasyong ito ay ang pagsara ng pinto ng banyo. Maaari ring maglagay ng naaangkop na kurtina sa pinto ng banyo. Pwede ring iposisyon ang pinto o mag-install ng automatikong pinto. Hindi angkop ang kusina sa tabi ng banyo. Tulad ng naunang panuntunan, ang panuntunang ito ay higit na nauugnay sa kung paano naaapektuhan ang gana ng mga tao sa pagkain. Hindi dapat nakaharap ang kusina sa kwarto. Ang positibong enerhiya ng kusina ay sumasalungat sa negatibong enerhiya ng kwarto. Ang ganitong uri ng pagsasaayos ay nagre-resulta sa mga miyembro ng pamilya na patuloy na nagkakasakit. Ang kusina ay gumagawa ng grease smoke na kilala na nagdudulot ng mga problema sa kalusugan. Ang amoy ng pagkain ay maaaring manatili sa silid tulugan na maaaring makapinsala sa kalidad ng pagtulog para sa ilang mga tao. Ang madaling lunas ay isara ang pinto ng kwarto kapag nagluluto at panatilihing maayos ang bentilasyon ng iyong kusina. Hindi angkop ang kusina sa ilalim ng kwarto. Kung ang kalan sa kusina ay nasa ilalim mismo ng iyong kwarto, ang ilan ay nagsasabi na ang enerhiya ng apoy ay maaaring magdulot ng insomnia o mga problema sa atay. Ang paglalagay ng maliit na bilog na salamin sa ilalim ng kama ay magdadala sa presensya ng elemento ng tubig at gawing malamig ang enerhiya ng apoy mula sa kalan upang hindi ito makagambala sa iyong kama. Ang kalan sa kusina ay hindi angkop sa ilalim ng banyo. Ang paglalagay ng banyo sa itaas ng kusina ay hindi kanais-nais sa daloy ng enerhiya ng tahanan. Ang enerhiya ng tubig ng banyo ay maaaring makaapekto sa enerhiya ng apoy ng kalan. Ang kusina ay mapupuno ng negatibong enerhiya dahil sa banyo. Ang kalusugan at kayamanan ng pamilya ay maaapektuhan maliban kung ang balanse ay maibabalik. Nalalapat lamang ito kung ang kalan ay direktang nasa ilalim ng toilet bowl. Isa pa, hindi pa rin alalahanin kung mataas ang kisame at magkahiwalay ang dalawa. Ang iminumong kahintaas ng kisame ay 15 feet. Kung ang kisame ay hindi sapat na mataas, ang lunas ay ilipat ng pwesto ang kalan. Ang kusina ay kumakatawan sa elemento ng apoy at maraming enerhiya ng apoy ang nauugnay dito. Ang isang hindi nakokontrol na apoy ay sumisira sa anumang bagay sa tahanan. Kaya dapat na isaalang-alang mga dabanggit na lokasyon para sa iyong kusina nang sa ganun ay maitakwil ang negativity at sabay-sabay na mapahusay ang positibong enerhiya sa tahanan. Ang parehong positibong enerhiya ay kakalat sa iyong tahanan na ginagawang mas masaya ka at ang iyong pamilya mas malusog at maasahin sa mabuti.